Dito muna kami titira ng mga kasi wala kang kasama. Oh, that's good. That's good. Hindi yan po iborit ang anak ko. Bakit yan ang niluto mo? At saka, nagluto na ako. Nakapiro. Saglit, saglit, saglit eh. Anak, ang lukot nito, ang pangit pa. Tanggalin mo, okay tanggalin mo. Saglit, saglit. Okay lang naman. No, no. Amisahan ka na, anak. Oo. Kailan may bibigay sa akin? Ano, magbabayaan ko na lang na ganyan yung trato sa akin ng nanay mo? Kung hindi ka sasama sa akin, naalis ako mag-isa. Hello, oh, mommy! Oh my God! Kusta? Nandito na kayo! No. Grabe, nakakapagod sa... Pagod ako! Ayun, kamusta? 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 Kamusta, anak ko? Oh my God! Namiss kita! Ang pangit sa... Kamusta ang biyahe? Kamusta ang honeymoon? Okay lang naman, siyempre. Bagong kasal eh. Ah, okay. Nag-i-enjoy naman so far. Dito muna kami titira ng mami. Kasi wala kang kasama. Oh, that's good, anak. That's good. Actually, yung wish ko sana eh, na sana, dito ka tumira. Kasi alam mo naman, di ba? Ayaw din kistang iwan mag-isa. That's good. Yung room na ba namin, okay na ba? Ay, oo. Bego, gusto mo ba? Pwede ka na mauna doon. Actually, ready na yung kwarto. Sige po. Ay, sige. Please. Chichigaran mo na kami na please, anak ko. Thank you. Sige. Oh, my goodness, anak, kamis kita. Kamis kita, ilang araw din yun, ha? Ano yung niluluto mo? Ah, doon ko, ma'am. Nag-request ko sa isang pagkagabi. Hindi yan paborito ang anak ko. Bakit yan ang niluto mo? At saka, nagluto na ako. Sinigang na baboy, paborito ng anak ko. Alam ko naman naman na yung paborito niya, nag-request kasi siya ng adobo. Oh, eh bakit ka nagluto ng adobo? Ay, hindi niya kakainin yan, for sure ako. At anak, pwede? Ang kalat ng kusina. Sa totoo lang, pag ako nandito sa kusina, hindi ganito. May balat ng itlog, may kung ano-ano. Pwede ba? May basurahan tayo, diretso mo, pagkatapos. Sige na. Tigil mo na yan. Eto nga kainin natin. Han, maliliit ka na. Pasensya na ha. Nakapiro. Saglit, saglit eh. Anak, ang lukot nito. Ang pangit pa. Tanggalin mo. Okay tanggalin lang mo. Naman. Saglit, saglit. Okay lang naman. No! No! Pasensya na sa mama. Eto, ito tusok mo. Ang pangit. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Iyan ang isuot mo. Kailangan ko na magmadali eh. Late now. Dahil, bakit? Pakitulungan naman ako, please. Ako na. Sige na. Ako na. Ay, bait-bait naman ang mga girl. Ano ba yun, anak? Para ka namang... Alak-alaki mo na! Diyos ko, ayan. Nagkakanda or ano na tayo. Oh, ano na yan? Sige. Late na. Ha? Sensya na rin. Ayan. Ang guwapo talaga na anak. Thank you. Bye. Mahal, kumusta? Pagod sa trabaho. Kumusta araw mo? Oh, ba't gano'n yung mukha mo? Sobra na kasi yung nanay mo eh. Bakit ano nangyari habang wala ako? Una, yung niluto kong adobo, di ba nag-request ka? Anong binigay niya sa'yo? Sinigang. Tapos kanina umaga, yung polo na pinasuot ko sa'yo, kailangan ba talaga palitan niya yun? Siya pa talaga magbibihi sa'yo? Diba sabi ko sa'yo, ganun talaga ugali ni Mama. Pagpasensyahan mo na si Mama. Nag-iisa akong anak eh. Tsaka, feeling ko parang hindi pa sanay si Mama na may ibang tao dito bukod sa akin. Alam mo, kung ganyan din lang, umukod na lang tayo. Kasi feeling ko hindi ko kakayanin yung ugali ng nanay mo eh. Sige, pag-usapan natin pagkadating ng sahod ko, ha? Diba, konti na lang naman yung kulang para dun sa bahay na lilipatan natin. Mahal, ganito na lang. Pagka may sahod na ako, ayusin natin yung hinulugan natin bahay. Tapos, alis na tayo dito, ha? Titingin mo, papayag yung nanay mo.
Ako nang bahala kay Mama. Tsaka, pagpasensya mo si Mama, please. Ha? Ayoko mag-away kayong dalawa eh. Ayoko tsaka, din naman, syempre. Tsaka Lali syempre, eh, di ba? Mag-asawa na tayo. Ikaw naman ang pipiliin ko eh. Like, si Mama is, ganun talaga siya sa akin. Sige na. Bibis lang ako, ha? Sige, antok na rin ako. Mahal, may sahod na ako. Oh, good. Di ba napag-usapan natin yung sa bahay? Actually, konti na lang yung kulang. Baka this sahod mo, mapunan na natin yung kulang para next month makalipat na tayo. Sige, kung ano yung plano natin? Di ba, napaplano na naman natin, di ba na? Teka, anak-anak. May narinig akong lilipat. Sino lilipat? May sahod na kasi ako. Oh. So ngayon, may plano kaming dalawa na lilipat kami. Ah, may sahod ka na, anak? Oo. Kailan may bibigay sa akin? Bakit po? Kasi normally ako talaga nag-aano ng mga papeles niya, yung pera niya, sahod niya, nilalagay ko sa kanyang insurance, sa kanyang savings account, whatsoever. Pero syempre bilang asawa niya, responsibilidad ko na po yun. Naintindihan naman kita, anak. Pero kasi sa ngayon, dahil bago pa rin naman kayong kasal, ako na muna. Hindi ma, eh, syempre bilang asawa niya, kailangan ko matutunan yung mga bagay na yun. So, dapat ako na po yung gumawa nun. Diba po? Naintindihan kita, anak. Ang gusto ko lang kasi, nasanay na nga rin ako. Nasanay na rin yung anak ko na ako talaga nag-handle ng finances niya. Maliit pa siya. Inopen ko na yon. So, hanggang nag-aaroon siya ng trabaho, ako na yung nag-handle. Mahanggang kailan? Hanggang kailan ka makikialam sa aming mag-asawa? Teka lang, anak. Anong sinasabi mo makikialam? Alam ba yun? Kasi sobra na po eh. Pati ba naman yung sahod ng asawa ko sa'yo mapupunta? Sam, kailangan mo pa ba ako? Huh? Kailangan mo pa ba ng asawa o okay na sa'yo nanay na? Hindi ko sinabing sa akin mapupunta. Ang sabi ko, i-handle ko. Ako nga po yung asawa. Trabaho ko nga po. Singkong duling, walang napupunta sa akin na pera ng anak ko. Ganito na lang po. Yung sahod ko, magbibigay na, since nandito naman kami, magbibigay na lang ako ng yung pangbayad ng kuryente, pangkain. Pero yung plano kasi namin hindi naman po kasi kami magtatagal din dito. Oh, bakit? Next month po lilipat na kami kasi syempre, kasal na yung anak niyo, kailangan namin bumukod. Anak, akala ko ba dito ka titira? Alam mo naman nag-iisa lang ako dito sa bahay. Teka ma, mawalang galang na po ah. Bigyan niyo naman kami ng privacy ng mag-asawa. Hindi naman po habang buhay dito kami. Anak, anong pinagsasabi mong privacy? Ako ba'y nakikialam sa inyo? Opo. Sa totoo lang, nakikialam ka na po. Sobra na po. Sa anong bagay na? Sa anong bagay? Pakianuhan mo? Sa ano ba? Papayag ka ba na ganyan na lang lagi yung mama mo? Teka, anong pinagsasabi mo? Kasi sobra na eh. Sobra ka na, ma. Ma. Anong sobrang pinagsasabi mo? Pabayaan mo naman kami mag-asawa. Enlighten me. Kasi wala akong maintindihan ng sinasabi mo. Sumasobra ako. Pakipaliwanag sa akin. Bakit lagi ka nakikialam sa buhay namin mag-asawa? Ano ba pakikialam ko? Ano ba, Sam? Wala ka bang gagawin? Mawawiyaan mo ganyan yung nanay mo? Huwag kayo mag-away. Huwag mo kong duruin. Ma, mag-uusap tayo. Nasa pamamahay kita. Kung hindi mo gusto. Aalis na nga kami, di ba? Aalis. Akit ka muna sa taas. Umalis ka. Ikaw, umalis ka. Aalis kami mag-asawa. May iwan ang anak ko. Sige, humayas ka. Mag-asawa kami. Isasama ko si Sam. Kakausapin ko muna si Mama. Saglit lang. Umalis ka. Mag-usap tayo mamaya. Mag-usap tayo mamaya. Ma, mag-usap nga muna tayo. Ano ba kasi problema, anak? Bakit biglang nagbago desisyon nyo? Akala ko ba dito kayo mag-stay? Ma, anong problema? Hindi mo ba nakikita? Tingnan mo nangyari sa asawa ko, oh. Ano bang kasalanan ko? Wala naman akong ginawang masama, ah. Tama naman ba? Ma. Tama naman ako, di ba? Ma, makinig ka sa akin. Tama naman yun. Wala kang ginawang masama, pero naipagkumpetensya ka sa asawa ko. May asawa na ako, hindi na ako bata. Ano ba? Anak, hindi ako nakikipagkompetensya. Sinasabi ko lang naman na, noong pa man, ako na nag-handle ng finances mo. Hindi ko naman sa kanya inaano yun, di ba? Sabi ko nga, ngayon lang. Oo nga, nandito na tayo. Oo, pero, ma, bigyan mo kami ng space mag-asawa. Hayaan mo kaming mamuhay mo ng sarili. Anak, pwede ba? Anak, masama ba ako? Hindi ko sinasabing masama ka, pero... Bakit parang yun at mo lumalabas sa mga bibig mo? Hindi, wala naman ginawang masama. Gusto ko lang naman para sa akin
kinabukasan mo, kinabukasan nyo. Yung savings mo, insurance mo. Wala naman ako ni Singkon doon yung kinukuha sa pera ma, mo ah. Ma, tama na. Pwede bang kausapin ko muna yung asawa ko? Ano ba? Ano? Ma, sorry ah. Nasasaktan pero... ako sa ginagawa nyo, anak. Ano ba? Hindi ko na alam. Masama ba ako? Labis na ba? Alam ba? Mahal, ano ko ba? Ano ba? Anong ginagawa mo? Aalis na! Di ba pinapalayas ako ng nanay mo? Anong aalis? Ano ba? Nag-usap na tayo, di ba? Sabi ko ganun si mama eh. Ano ba, babaya ko na lang na ganyan yung trato sa akin ng nanay mo? Kung hindi ka sasama sa akin, aalis ako mag-isa. Wala nga aalis, dito na tayo. Ano ba, Sam? Nag-usap na tayo. Ano nag-usap ba? Kita-kita mo naman kung paano kay tato ng nanay mo, di ba? Sabi ko mapasensya na si mama, di ba? Ubus na yung pasensya ko. Hindi mo ba alam yun? Hindi mo alam kasi wala ka naman dito eh. Mahal, mabait. Ba't nakikita ko paano ko itrata ng nanay mo? Mabait yung mama ko. Mabait sa'yo. Anak ka niyan eh. Iyon ko na. Ano ba? Tingnan mo na yan. Ano ba, Sam? Basta sorry naman. Alam ko lang kaso alam. Mahal, patawarin mo na si mama. Hindi niya sinasadya yun. Nanibago lang siya. Sadya na nakaaway tuloy kayo. Sorry naman. Wala naman akong intensyon na masama. Pasensya na. Siguro nga nakakaano na ako. Ma, naiintindihan kita kung nakamahal mo ako, diba? Alam ko, kasi paborito mo ako anak. Nag-isa mo lang ako anak. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya. Nasaktan ka. Ma. Wala mo naman, diba? May asawa na ako, ma. May asawa na ako. Tanggapin mo yung asawa ko. Hindi lang siguro ako sa'yo na meron ng ibang tao. Pasensya na. Sorry din. Siguro ako. Naninibago na tayo dalawa kasi. Okay na yun. Siguro na sanay din ako na meron din ako sa... Meron din ang meron ko sa akin noong. Pero hindi ko naman gusto magkana man no. Nire-respeto po kayo, ma. Gusto ko lang din po sa... Ayoko mag-away kayo dahil sa akin. Gusto ko lang po sana na-respeto niyo sa aming mag-asawa. Hindi mo naman pahinilin ko eh. Kailangan mo, naiintindihan ko naman eh. Sa inyo na talaga. Kung gusto niyo talagang lumipat, okay na sa akin. Di anya, tuturungan ko kayo mag-ipon para makalipat na yun. Thank you. Pasensya na. Thank you, ma. Sorry po. Pasensya na.